Okay. So yan. So professional education na tayong mga tanong sa board exam. Okay, first question. After the 1987 Philippine Constitution, the first legal basis to make teaching as a profession and consider teachers as professional was blank. A, Code of Ethics for Professional Teachers. B, RA 7640. C, PD 10065. Or letter D, 7836. What do you think is the first legal basis? Sige nga. Can you please type in the chat box your answers? A ba? D? A, D, A, D. O, yan ah. Sige. May mga sumasagot ng A, may mga sumasagot ng D. Importante yung malaman nyo yung number one kasi ito yung basihan kung bakit may exam. Okay? Kung bakit kailangan nating mag-take ng LET. Kung bakit natin kailangan pumasa sa board. At para saan ba? Bakit tayo nagre-review? Para saan ba paano tayo nag-exam? Okay po. Importante ito kasi palagi itong lumalabas din. Ito yung kasi yung basis kung bakit dapat tayo mag-exam. Okay po. Mostly sa inyo alam na to kasi natuluan ko na din yung iba dito. Okay, ang tama pong sagot ay letter D, that is RA 7836. Okay, that is the Republic Act for the License or Examination for Teachers. The Philippine Professionalization Act of 1994. Okay po. So, pakita ko sa inyo. So, yan. So, sa Presidential Decree 1006, ito yung pinakauna. Kasi una, decree lang siya. Decree of Professionalizing Teacher. Professionalizing teaching. So this is providing for the professionalization of teachers, regulating their practice in the Philippines and for other purposes. So dati kasi wala pang law or act, kaya ang meron pa lang is Presidential Decree 1006. Pero nang dumating na ang Republic Act number 7836 or also known as Teachers Professionalization Act of 1994. So, meron na tayong an act implementing the regulation and supervision. Is that not? Sorry. An act to strengthening the regulation and supervision of the practice of teaching in the Philippines and prescribing a license to examination for teachers and for other purposes. So, ito po yung dahilan kung bakit tayo merong LET. Merong LET exam. Kasi although graduate tayo ng education program, however, kung hindi tayo licensed professional teacher, the eligibility is hindi enough or hindi tayo eligible in the field of teaching. So, kaya ang iba nagtuturo sa ibang field. So, sa ibang field. So, if you would like to be part of the Department of Education, one thing to be considered is your eligibility. And to have your eligibility is dapat meron kang license to becoming a professional teacher. Okay po. So, ayan. So, sinama ko to kasi Pasko, bagong taon. Is it professional for a teacher to receive gifts from the student and parents? Professional ba yan? Sana sagot nyo, not at all. Grabe naman. B, no, especially if then exchange for requested concession. C, yes, if deserved. Or letter D, yes, in season and out of season gifts. Ah, sino dito yung ano, hindi nagre-receive ng regalo? Sige nga. Ay, wow, lahat letter B. Oh, sigurado ba? So, ibig sabihin hindi kayo tumatanggap ng kahit anong regalo? Sigurado kayo? Or tumatanggap din naman kayo ng ibang regalo? Ah, sino dito yung makakapag-raise ng hand? Sabihin nyo na, Sir, kahit kailan hindi ako tumanggap ng regalo. O bakit walang nagre-raise? Ibig sabihin pala, ang dapat sagot nyo, yes. Di ba? So, is it professional for a teacher to receive gifts from the student and parents?
So, sabi dito, ang karamihan ng sumagot sa chat natin is, di pa tumatanggap, tatanggap pa lang. Ahaha. O, sige, pwedeng makatanggap sa bagong taon ng regalo. So ito po, ito ay question coming from the Code of Ethics. So, it is not professional for teacher to receive gifts from the student and parents, especially if done in exchange for requested concession. The answer is letter D. Lalong-lalo na kung yung binibigay pala sa iyo ay may, ano, may kapalit. No, sa halimbawa, bibigyan ka ng manok, tapos ang kapalit is Mang Tomas. O, kasi sir, wala kaming ano eh, wala kaming sauce, wala kaming ketchup, so kaya Mang Tomas na lang. Kaya joke lang. So yan, basta it is a big no for a teacher to receive gifts from students and parents. Okay po. O, next question. Ito, favorite ko tong tanong na to. Bago to sa lahat, on the teaching of students with disabilities, what context did Levi-Gotsky assert in his development theory? Socio-cognitive context, about pa sa cognitive, socio-cultural context, socio-developmental context, or socio-philosophical context? Sige nga. Ano kaya yung pinakatamang sagot dito? About ba sa cognitive, about ba sa cultural, developmental, philosophical? Letter B lahat, sigurado. It's about the culture. About sa culture si ano? Si Levi-Gotsky. Or letter C. Oh, letter C. Oh, di ba? Sige, letter C ba? Okay, mayroon pa bang sasagot? Na iba? Letter 3C. Oh, sige. Ayan na. So, sige. Tama kayo, hindi niyo pinili yung cognitive kasi socio-cognitive context is about kay Piaget. Okay, about siya kay Piaget, ang cognitive aspect. So, tanggalin din natin ang socio-philosophical. Tama kayo. Kasi it's very broad. Philosophical context is very broad. So, it's the battle between socio-cultural context or socio-developmental context. Okay po. So, alin ba dyan yung pipiliin natin? It's about socio-cultural context ba? Or social developmental context. Ay, so, yung iba dyan nagsasabi, ay, alam ko na to si sir. Scam na naman. Scam na naman yan si sir. Dapat nakalimutan nyo na yun kasi, ano na, nag-lunch na kayo. Dapat, dinigest nyo na yung, ano, yung pagiging scam ko. Okay, sige. So, ano ba yung tamang sagot dyan? Sige, let's choose. Gusto kong makita. Okay. Sino dito yung sumagot ng socio-cultural context? Sige nga, pakitaas ng kamay. Okay. Pakitaas ng kamay, sige. Huwag na mahiya. Two participants raise. Sige. Tingnan natin. O, merong dalawang nag-raise. Merong tatlo. Si Michael, si Mayan, si Faith. Si Pao. Si Dan. Sino pa? Yung iba, ano yung sinagot niyo? So, there are 5 examiners who raised their hand. So, I assume that the remaining 37, their answers is developmental context. Si Abigail, nagtaas din. Okay. Cultural context. Bakit siya nasabing cultural context? Sige nga. Sabi dito, naging daw siyang cultural context kasi so, kay Vygotsky is social constructivism yung presence po ng scaffolding. Ah. Sigurado? Okay, sabi dito ano pa? Sabi dito. Okay. Ang tinuturo po ni Levi-Gotsky is para ma-develop mo ang isang estudyante, kailangan mo ng more knowledgeable others na mag-i-scaffold sa kanya, and kailangan mo din ng surrounding people. Sabi nga kaya is, it takes a village to develop a children. Okay, to mold a children. I repeat ha. It takes a village to raise a child. Okay, to raise a child. Tama. I'm sorry. It takes a village to raise a child. It could be say that
It takes a village to develop the potential of the child, of the children. Ayun. Kailangan daw ng group of people or more knowledgeable others that will scaffold to the betterment of a child. Now the question, given that Vygotsky has said that, is it socio-cultural context or socio-developmental context? I'll give you another chance to choose. You may change your answer or you may not. Is it letter B, socio-cultural context, or letter C, socio-developmental context? Oh, sabi daw B, Abigail Alarcon. Sabi din Abigail, that's letter B daw. Sorry, letter B talaga yan. Abi, nagpalit ka ba ng sagot? No po. Letter B. Oh, sabi na letter C din. Oh, social developmental context. Sino pa? Oh yeah, wala na tuloy sumagot. Ha, kung mali man paninindigan. Kung mali man paninindigan ko. Okay po. So the correct answer for this one is it takes a village to raise a child. You need other people, more knowledgeable others. That concept is mainly pertaining to socio-cultural context or the socio-cultural theory of Vygotsky. Okay po. Ano yung sinasabi sa socio-cultural theory ni Vygotsky? This theory stresses the interaction. So, meron tayong exchange of ideas, helping, between developing the people and the culture. So, meron na siyang interaction between the people and the culture in which they live, which are mainly responsible for the cognitive development of the child. So, kung mapansin nyo, all of these answers are correct. So, merong philosophy, merong developmental, merong cognitive, and merong socio-cultural theory. But ang nag-a-umbrella dito is the culture. Kaya siya socio-cultural context or the socio-cultural theory. Okay po. Okay, another question from Lev Vygotsky. Vygotsky is known for to oppose strongly about positive type of learning. So pag sinabi natin positive type, wala. Hindi siya interactive, hindi siya active. Kaya siya naging passive. What type of activities does Vygotsky prescribe to help the children and special to help the children and special needs students learn best? Alin daw ba? Edit ka pala itong number 4. Edit. So sabi niya, hindi daw siya inganyo sa naiinganyo sa mga passive. So kung hindi siya naiinganyo sa mga passive, ano, saan pala siya naiinganyo? Saan pala siya naiinganyo? Saan? Ano kabaliktaran ng passive? Ano kabaliktaran ng passive? Kasi magot na ba? Good. Ang kabaliktaran ng passive is active. Now, we have to find ang alin dyan ang active. Okay, isulat strategy number 5 is spot the difference. Okay, isulat dyan. Strategy number 5 is spot the difference. Ano yung ibig sabihin ng strategy natin is hanapin mo daw kung alin yung naiiba. Okay, alin daw yung naiiba? Alin daw naiiba? Hands-on, listening, repetitive, or rote? Alin dyan yung naiiba? Ang naiiba is, mostly sa inyo is, ito E ang sagot. Okay. Ang strategy natin dito is, spot the difference. Kasi tingnan nyo, listening, ibig sabihin, nakikinig lang ang mga bata. Okay? Nakikinig lang ang mga bata sa sinasabi ng teacher. Pag sinabing repetitive pa ulit-ulit, like tinuro ngayon, tuturo pa rin sa susunod na araw, at tuturo pa rin sa susunod na linggo. And then pag sinabi naman natin rote learning, it is a traditional form of learning. Okay po. So ang naiiba lang dito is hands-on. Kasi ang hands-on is a form of learning which is an active. Why? The students were able to manipulate objects. The students may be moving. And the students may be able to use their senses in performing a specific task. Kasi di ba pag listening, nakikinig ka lang, repetitive, etc. So, hands-on, more on student-centered approach siya.
And the rest, BCD, option BCD, is a teacher-centered approach. And we all know that when it is a teacher-centered approach, it is a positive type of learning. However, on the other hand, if it is a student-centered approach, we all know that it's an active form of learning. Which in this context, our answer is hands-on. The answer for number four is hands-on. Okay, tama. More senses, more learning. Who said that? Pau. More senses, more learning. Who said that? Anyone? Who said that? Anyone from the class? Who said that? More senses, more learning. His first name starts with letter E. His last name starts with letter D. D. That's very good. So Edgar D lang nagsabi niyan. So the more senses that you are doing, the more chances of winning, the more chances of learning. So habang mas madami kayong ginagamit na senses, mas nadidense. Ang term namin sa science, dense. Mas dense ang ano nyo, ang learning. Kaya kung mapansin nyo sa review natin, gusto ko na mas madami yung senses na ginagawa nyo. Like for example, you are using sense of sight, like you are reading my PowerPoint materials, but at the same time, you are also using your sense of hearing because you are hearing my voice, you are hearing my gestures, and etc. At the same time, you are also able to touch, sense of touch. Why? Because you are using your cell phone, you are typing ano ba? Nagta-type kayo ng mga sagot. Okay, kaya mas maganda na you are participating, you are reacting, you are sending your answers, and etc. So, ang kulang na lang na sa atin is sense of smell. So, pwede niyong amoy-amoyin? Amoy-amoyin na lang? Oh, yun pa pala, sense of touch, kasi kinukurot-kurot natin kapag nagkakamali tayo. So, very good din yun. So, at least na-feel natin the sense of touch. And sense of taste. So, pwede kayong kumain while we are lecturing. Ang point is, I'm doing this because, according to Edgar Dale, as an active form of learning, the more senses that we are using, the more chances of winning. The more chances of learning pala. Okay, next po. Okay, eto lumabas to. Dinis ko lang sa dati, pero lumabas pa rin, kaya sinama ko. How does, huwag na muna sumagot yung ano ha, yung mga na-reviewan ko na, yung mga baguhan naman, tatry natin sumagot. How does a novice, kung ano man na yung pagkaka-pronounce niyo dyan. How does a novice, newbie, novice, learner acquire information? Ano ba? Paano ba sila nag-a-acquire ng information? Is it meaningful information? B, selected information? C, important information? Or D, all of the information? Okay. Ano kaya yung magiging sagot niyo dyan? Paano ba sila natututo? Okay, may sumagot ng selected. Ah, kasi ano eh, mga bata, madaling magsawa. Di ba? Madaling magsawa. Yung gusto lang nila, pipiliin lang nila kung ano yung gusto nila. Selected ba? Letter C daw. Important, tama naman. Yung mga bata, natututo lang sila sa kung ano yung importante. Like for example, kung importante is magiging healthy, yun lang sa kanila. Wellness. O ganun. O may mga sumagot din ng letter A. Wow, letter A. Meaningful information. Kasi diba yung mga bata, natututo lang sila dun sa mga meaningful sa kanila. Yung mga magagamit nila. Halimbawa, kung yung bata nagtitinda ng manga, so matututo sila sa pagkwenta-kwenta ng ano. Na halimbawa, bumili ka ng isang mangga halagang 5 pesos, 10 piso yung pera mo, edi may sukli ka ng 5. Okay po. So ano ba talaga yung tamang sagot dyan? How does a newbie learner acquire information? Okay. Before we actually answer the question, kailangan nating i-define what is a newbie. What is novice? What is novice? O, pero ang term ko dyan is newbie. Newbie learner. Ano ba yung ibig sabihin ng newbie learner? Pag sinabi natin newbie learner, novice or novice, that is bago, bata, fresh. Ibig sabihin young. Okay, beginner, tama. So,
Pag sinabi ng novice is beginner, bago pa lang siyang matuto. Okay, let's analyze. Paano ba natututo ang bata? Ang novice learner po kasi may lack of knowledge or understanding po. May lack of knowledge or understanding po. Ibig sabihin, kulang sila. Kulang sila ng idea or knowledge. Tama, selected. Wow, very confident si Larry. Very good, very positive ang attitude. Tama daw, selected. Tama daw, selected. Pero paano ba? Paano ba sila natututo? Paano ba? Paano po? Pwede din all info since wala pa silang idea kung ano i-select nila. If that idea could be possible, if it is supported by the concept of John Locke, which is tabula rasa, which stated that a child is born with a blank slate. Ibig sabihin, wala pa talaga siyang idea. The reason is that there is no response or is no, not as a response. There is no stimulus being added to the child when they are born. However, it could be contrary to the idea of Gregor Mendel, which states that a child has that kind of genetic attributes or a genetic characteristics from the time that she or he was born because of the genetic traits and characteristics possessed by the mother and child transferred or given to the child at the end of the day. So which is which? John Locke, or Gregor Mendel, etc. So that's basically a contrary concept. But let's go back. How does a novice learner acquire information? Paano ba yung mga bata nag-acquire ng information? Okay. Sa lahat ng mga sumagot ng important information, pwede na kayong magkurot. O ngayon na hapon, sa kaliwang hita naman tayo, magkukurot-kurot. Kasi baka mapadami. Okay po. Sige. Yung mga sumagot ng important information, sige, pwede na tayong magkurot-kurot. Okay? Yung mga sumagot din ng meaningful information, pwede na tayong kumurot. Okay po. So, yan. Meaningful and important tinanggal na natin. So, it's the battle na lang between selected and all of the information. Alin po dyan yung pipiliin natin? Selected or all of the information? Alay, sige. Pili kayo. Paano ba? Isip-isip kayo ng bata. Nung bata kayo, paano ba kayo paano ba kayo natututo? O kaya kung meron kayong pinsan, kapatid. Okay. Paano ba kayo natututo? Paano ba sila natututo? Okay. Pakisulat, number 6 strategy, ang ilagay dyan ay umbrella effect. Ulitin ko ha. Pakisulat sa number 6 strategy, umbrella effect. Ano bang ibig sabihin ng umbrella effect? Ang ibig sabihin ng umbrella effect na strategy is that ito yung word or phrase na sinasaklaw niya ang lahat. Okay po, sinasaklaw niya ang lahat. So sa tingin nyo, from this option, alin dyan ang nagsasaklaw sa lahat? That is, yan. Ang nagsasaklaw sa lahat, that is a letter D. Wow! Okay, ang nagsasaklaw dyan is letter D. Pero sure ba kayo na tama? Yun lang. At tumigil ang mundo. Okay, joke lang. Okay, sige. Sino yung mga sumagot ng all of the information? Sige nga. Do we need to reason out po? Okay, sige. Sino muna yung mga sumagot ng all of the information? Sige. Sino yung mga sumagot ng ng all of the information? Sige.
May four participants raise their hand. Okay, sige. So, dito, on that kind of particular, this question, ang pinaka-strategy dito is umbrella effect. Kasi ang bata, they learn all of the information. Kaya nga, di ba, sabi sa atin, pagpakita ko na sa inyo para huwag na kayong mag, ano. Kasi kaya nga, di ba, sabi sa atin na kung ano man yung nakikita ng mga bata sa matatanda ay ginagawa o kaya pina-follow ng ibang bata. So, it's very crucial. Why? Kasi ang mga bata is receive lang ng receive ng information. They can select, but still they are acquiring. Okay po. They can choose the information, but at the same time, they are acquiring. It could be meaningful, but they are still acquiring. So, ibig sabihin, all of the information that you are teaching to your child is, ano ba yung tamang term? Basta ganun. Basta ang tamang term dito is all of the information. Lumabas to, the novice learner or the newbie learner acquire information by all. Lahat po ng information is ina-acquire niya. It may be positive, but may be negative, but kapag sinabi natin all, lahat po talaga. A student got a numerical grade of 80. What is his descriptor of his level of proficiency? That is on the Republic Act number 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013. So ano ba yung sinasabi doon? Kapag daw yung bata ang nakapagkuha ng 80, grade of 80, what is descriptor for his level of proficiency? Very satisfactory, fairly satisfactory, satisfactory or did not meet expectation. Okay. So, yan. Kung nabasa nyo ang guidelines for the numerical grading, kasi lumalabas din po ito, especially in the K-12 program. Na K-12 na tayo ngayon. So, ang tamang sagot po dito ay yan, that is a satisfactory. So, ito po yung K-12 grading system natin. Ito po yung range and then the description. So, kapag yung bata is below 75, ibig sabihin, it did not meet expectation. Kapag 75 to 79, it is fairly satisfactory. Kapag 80 to 84, that is satisfactory. 90 to 100 is outstanding. So, mamaya, tatanungin ko kayo kung halimbawa ang range is 85 to 89, ano ba yung rating ng bata? Pero since ang tinanong kasi ng DepEd, ay ng board, is kapag daw nakakuha ng 80, so kapag ang bata nakakuha ng 80, that is a satisfactory description. Next question. What is the nursery of the state? School ba? School or home? Home. Uy. Home ba? School. Okay na. Okay, mag-isip tayo. School basta, sir. Huwag ka na, sir, makulit, sir. So, tanggalin natin ang hospital. Kasi although may mga nurse doon, pero hindi sila ang nursery. Okay. Tanggalin din natin mga kumbento. Okay. Kasi although may mga bata doon sa ampunan, okay, mga nag-aalaga sila ng bata, pero hindi sila ang nursery of the state. So, saan yan? Home ba or school? Okay. O yan. Okay, sige. Sa mga nagsabi ng home, bakit home? Bakit home? Nursery. Ano ba yung ibig sabihin ng nursery? Tagapag-alaga. Tagapag-alaga ba yung meaning ng nursery?
Saan ba? Home or school? Okay, saan ba unang natututo ang mga bata? Bahay. Oh, sa bahay. Ibig sabihin, anong tamang sagot? Home. School. 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 Home. Tama. Kasi lahat tayo nagsisimulang matuto sa bahay. Oo, lahat tayo sa bahay na unang natututo. Di ba? Oh, may mga nag 3 participants raise their hand. School fix. Ano 'yan? Parang ano lang, poste. School fix. School, uy, grabe. Sobrang dama ng ang kukulit. Okay, sige. Sa bahay unang natututo ang mga bata. Okay. Kaya po ang tamang sagot natin diyan ay yes, that is cool. Okay, congratulations to Santo. Okay, kay Ruth, kay Joanne, kay Faith, kay Rico, kay Mean, kay Marife, MGT and Jan Michael. Kasi 'di ba? So kung doon ang unang nababata na natututo yung bata. So therefore tama ang home, 'di ba? Kasi doon sila unang natututo the values, the ethics, the skills, the life skills or maybe their basic knowledge, reading, writing, and arithmetic, doon talaga siya unang natututo ang mga bata. So, si nanay ang unang nagtuturo ng ABC. Dati, pero ngayon, pinabasa na lang sa mga teacher. Pati magbilang, yes, the basic arithmetic is pinapaturo talaga siya sa home. Okay. Okay, sino yung mga sumagot ng home? Okay, sino yung mga sumagot ng home? Okay, 5 participants ready ha. Okay. Sige, thank you very much. Thank you very much. Pwede niyo lang papulahin ang inyong mga hita. Sige. Ay, grabe. Sabi ni Madel, school po, sir. Ipusta ko pa si bata ko. Diyos ko. Ang habot, kung may bata. Mo, nasa article 2 po yan, sir. Kang God of Ethics. Let's see. Okay, sige. Oh. Yung mga sumagot ng home, pwede nyo nang kurot-kurotin ang inyong hita. Kasi po, nakasulat dito. Kasi po, ang tamang sagot po talaga dyan ay hindi home. Although tama na, tawag dyan, tama na sa unang, sa bahay, unang natututo yung mga bata. Pero kapag ang tanong is, what is considered as the nursery of the states? So, ang tama po dyan ay school. So, kung familiar kayo sa mission ng DepEd, napakaganda actually ng vision mission. Sabi doon is, mission is to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students live in child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers and staff as administrator of the school and the school as the nursery of the state. So nakalagay din po 'yan sa mission ng DepEd. And sabi ni kanina ni sino 'yan? Lynn Mabana. Siguro pwede mo akong send ng screenshot na school po ang nursery of the children of the state. I mean citizens of the state. So sige. So ang tama sagot po diyan ay pakita ko na. Baka nagdududa pa kayo. Okay, the correct answer for number 7 is the nursery of the state is the school. Okay, sige. Next item. Teacher Emmanuel requires his students to memorize the poem Mi Ultimo Adios. The problem is they do not actually know the meaning of the poem. This traditional technique, which turns the student into tiny parrots, is exhibited when teachers use blank. A. 2x4x8 concept teaching. B. Textbook technique. C. Rote learning technique. Or direct instruction technique.
Okay. Okay, mostly ng answers are letter C. Letter C ba talaga? So, ito ganito ha. Ang gagamitin natin ditong keyword ay spot the difference. So, when we start spot the difference, which do you think is the best answer for this one? Ayaw, thank you very much, Lee. Nag-forward talaga siya ng ano, ng screenshot. Ay, nandun din pala sa Article 2, the teacher in the state. Very good. Thank you. The schools as the nursery of the state. Oh, tama. maganda kasi argument-based and evidence-based. So, Lynn Mabana sent to me, kasi school talaga ay nurseries of the state. Very good po yan. Sige, let's proceed to the number 8. Kung ang gagamitin natin dito is spot the difference, which do you think is the best answer for this item? Okay, ang keyword natin dito is purely memorization. And purely memorization is associated to rote learning technique. So it's purely teacher-centered approach. More on passive type of learning is the rote learning technique. Wherein nag-memorize lang yung mga bata, kahit hindi nila naiintindihan. Ibig sabihin, they don't find meaning to what they are doing. So, basta gawin nyo lang yan for the compliance of the subject. So, yan. The correct answer for this one is rote learning technique kasi it's more on memorization. Okay po, pwedeng keyword ang memorization and pwede din naman traditional technique form of learning. That is a rote learning technique. Next. Ayan. Di ba sinend ko sa inyo yung sa picture sa GC? Buti pa daw si BF. Buti pa si Skinner. Merong ano? Merong brand out? May BF. Merong BF. So, buti pa daw si Skinner. Merong BF. So, karamihan kasi dito sa nag-a-attend sa ating online ay wala silang BF. So, buti pa si Skinner. Sana all Skinner. So yan. So which among the applications below is rooted from Skinner's theory of operant conditioning? Ano kaya yon? Operant conditioning. O, pili na. Computer assisted instruction, project method, mastery learning, or process flow. Ito yung sinasabi ko sa inyo. There is one or two questions na about kay Skinner's theory and low percentage ang nakakuha ng tamang sagot. Sir, ano po sagot dun sa home at of school? Ang sagot po dun ay school. School are the nursery. School is the nursery of the state. So, ano pong tamang sagot dito? So, alin ba? Computer-assisted instruction, project method, mastery learning, or process flow. So, alin yung magiging tamang sagot natin? A ba? So, A kasi lahat naman na sumasagot is A. A ba talaga? So, yan. So, kilala si Skinner sa CAI. O, ano ibig sabihin ng CAI? That is a computer-assisted instruction. Ano ibang ginagawa ng CAI? Historically, CAI was influenced by Skinner when he built teaching machine in 1954, which could teach spelling and arithmetic and can give reinforcement such as congratulatory comment. So ito yung nagkaramihan na mali sila. But the Skinner is responsible mainly for the computer-assisted instruction or the CAI. Okay po.
Question, another question, another content. Who is the father of computer? Sino ba ang ama ni computer? Sir, si computer, senior. Who is the father of computer? Alam niyo ba? It starts with letter C. Ang first name. Charles Babbage. Okay, Charles Babbage or Charles Babbage. Kahit ano. So, tama po yun. Ang father of, the father of computer is Charles Babbage. Minsan kasi lumalabas din yan sa Gen Ed. So, kaya sinabi ko. Next question. Teacher Meyer strongly feels that James possesses an acute complex cognitive ability as shown by his ability to blank. A. Identify and place ideas into categories. B. Integrate complex information. C. Break down complex info. Or D. Maintain distinctions. Ito. Sige. Si Mario daw strongly feels that James possesses an acute complex cognitive ability. So, kung meron siyang acute complex cognitive ability, ano kaya ang dapat i-portray niyang behavior? Kaya niya ba ang i-identify and place ideas in categories? Kung acute. Di kaya niya bang mag-integrate ng complex information? C, break down complex info, or D, maintain distinctions. Nasa room na kami. Nasa room na kami. Same link lang. Sige. Alin ba yung tamang sagot dyan? Sige nga. O wala nang sumasagot. Letter C daw. Alin tama dyan? Pero sumasagot ng C. Kaya niyang mag-breakdown ng complex information. May sumasagot din ng B, integrate complex information. O, parang lahat mali ah. Random try lang po. Di po kasi yan naturo sa amin. Okay, ganito. I just want to highlight the comment of Pao. There are questions in the board exam na hindi talaga naituro sa inyo. That is a reality check. Okay, I repeat. There are questions in the board exam na hindi talaga naituro sa inyo. Ang saang term dyan ang iba? Out of nowhere or out of this world. Kaya maraming takot sa Prof. Ed or maraming mababa sa Prof. Ed. Kasi kahit napakadali ng tanong, kung hindi mo pa siya na-encounter sa buong buhay mo, pagdating ng board exam, pwede kang kabahan or pwede kang mamali. Kahit madali yung tanong ha, worse dyan kung mahirap yung tanong. Kasi kung hindi mo pa na-encounter yung tanong, tapos mahirap pa, for sure, there is a 75% that you might get the distractor or you might get the wrong answer. Tips. Kapag nagre-review kayo, dapat palaging question. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, di ba pwede ko kayong i-review na halimbawa topics, tapos mga sub-topics. Pero hindi ko yung ginagawa. Kasi ang form of review ko is question type. Why? Kasi at the end of the day, ang makakaharap niyo sa battlefield are questions and options. So why not to review options? Kasi 'di ba? Ang point ko kasi diyan, kung ang question mahirap o madali, lalo na kung mahirap, pero na-encounter mo na siya, magiging madali na lang 'yan kasi na-encounter mo na, nabasa mo na siya. Kaya dapat kung bago kayo mag-take ng exam, dapat read ng napakaraming question, napakaraming options. Familiarize yourself with questions, how they are making questions, formulating questions, and etc. O, kagaya nito, fresh na question ito. Wala pang record na lumabas ito sa kahit na aling board exam. So, kaya tinitest ko kung sino yung makakakuha. Pero parang wala pang nakakakuha.
So, ano ba yung tamang sagot dyan? So, sige. May hahawal ka ba? Wala bang magmamind sa letter D? Maintain distinction. O sabi ko sa inyo, di ba? Meron pang apat na tao sa board exam. Hindi alam ng karamihan, hindi mo rin alam. Ulitin ko ha. Hindi mo alam, hindi rin alam ng karamihan. So, pantay-pantay lang. Mali ako. Mali din kita tayo. Mali tayong lahat. O, pero kung makukuha mo to, di ba? Kasi bago siya. Bago siyang tanong. So, alin kaya yung tamang sagot dito? So, wala bang sasagot ng letter D? Sige, maghihintay ako kung mayroon sasagot ng letter D. Okay, sige. So, yan. Letter B pa rin. So, alin yung dapat nating tanggalin? Sige. Alin yung dapat nating tanggalin? Sige nga. Pili kayo ng dalawa na dapat nating tanggalin. Kasi diba sabi ko sa inyo, when you want to be a top notcher, you should not answer the question or you should not pick the best answer unless there are only two options left. Because you want to increase your probability by guessing the maybe the best answer. So tanggalin natin ang letter A. Identify and place ideas into categories. Kasi these are not complex cognitive ability, these are simple cognitive ability. Identify and place ideas into categories. Halimbawa, binigyan ka ng mga object, o alin dyan ang mga yellow, o lagay mo lahat ng yellow. Alin dyan yung mga red, lahat ng red, ilagay mo rin. So, tanggalin natin letter A, kasi it's not a complex cognitive ability. Okay po. So, alin din, tanggalin din natin ang D. Okay, tanggalin din natin ang letter D. Maintain distinction. So, ibig sabihin is maintain distinction, is alam mo ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. So, it's not a kind of complex cognitive ability. So, ang number 7, nalagay nyo dyan na strategy. Okay, isulat nyo to ha. When two options are contrasting, one is the best answer. I repeat, when two options are contrasting, one is the best answer. One is the best answer. How do I say? Integrate and breakdown are two opposing, or sabihin natin ano, antonym siya. Integrate, yung isa nag-i-integrate, yung isa naman is nag-breakdown ng complex info. So, pili kayo. Alin ba yan dyan yung mas complex? Yung kaya mo mag-integrate or kaya mong busisiin ang mga bagay-bagay to through breakdown or breakdown complex info. So, alin dyan? Pili na lang kayo. Integrate or breakdown? Letter B or letter C? So, breakdown, integrate. Ayan na. Gusto kong balikan yung strategy natin kanina. Okay. Yung pinagkaiba ng strategy and technique. Strategy is plano. Technique is personal. Binigyan ko na kayo ng strategy, that is when two options are contrasting, one is the best answer. Sa gen ed pwede din to. Kasi halimbawa, yung kaninang solar and lunar. Two options are contrasting. Therefore, one should be the best answer with that. Oh, dito sa number 10, sa prof ed, two options then are contrasting. Therefore, when two options are contrasting, one is the best answer. Okay po. Kaya lang, pare-pareho tayo ng strategy, pero iba-iba ang technique natin. Why? It is obvious. Merong mga sumasagot ng breakdown, may mga sumasagot ng integrate. Okay. So, iba-iba tayo ng appreciation. Ang tawag ko dyan is appreciation ng strategy. Iba-iba tayo ng appreciation ng question. Okay, let's form a debate. Oh, I want
one idea from integrate muna. Sige. Bakit nasabi niyo integrate? Sige nga. You may unmute kung gusto niyo magsalita. You need to analyze first po muna your, the concept. Sige. Sige nga. Sige, sinong gusto magsalita? Bakit nasabi niyo integrate? O, mag-prepare na yung mga breakdown. Yung letter C. O kung may gustong mauna, sige, pwede kayong, kung gustong mauna yung sa breakdown, pwede din. Sige, anyone? Sige, I want sincere voice. Yeah, may mga nagchat sa GC. Mahina daw yung net nila. Actually, dito sa amin, for the past 2 days, wala din internet. So, kagabi lang siya na-restore. So, kinakabahan din ako. May review ako today, December 30. Tapos, kakabalik lang kagabi. So, mabuti ngayon, stable naman ang internet connection natin. Kaya, kagabi ko pa lang din natapos yung material ko for today's review. Ayan, let's go back. So, yan. Gusto ko marinig kayo. Okay, ang pinapractice natin dito is critical thinking. Okay? Dapat hindi lang ako yung nagbibigay ng information. Dapat within yourselves, dapat alam nyo kung paano kayo mag-comprehend ng mga questions. Mind you, on the board exam, sarili mo lang yung maaasahan mo. Hindi mo pwede akong maaasahan. Okay? Hindi mo rin pwede maaasahan yung katabi mo. Pero, ito share ko lang ha. Meron na kaming isang reviewer, alam ko kilala to ni Ma'am na ni Sir JP, ni Sir Eric. We have one reviewer from Cebu. Ang pangalan niya is AV Despi. After na makapasa siya, nagpasalamat siya sa akin. Tapos sabi niya, ang isa sa mga message niya doon is that there is one question daw in the board exam na parang narinig niya daw yung boses ko. So, maasahan niya ako virtually, parang ganun. Pero in the board exam, ang maasahan niyo lang talaga yung sarili niyo. Okay, sabi dito, say JP, you need to analyze first po muna the concepts of or information you have before ka po mag-integrate. Meaning, breaking down the information comes first before you can use it in different contexts. So, if I understand it correctly, ang sagot ni Sir JP is breakdown. Am I right, sir? Sabi ni Maria Sidan, you can easily break down info after you integrate it, which is way more complex. You can easily break down info after you integrate it, which is more... integrate daw. Integrate po ako, sir. Man pala yung pagkakaintindi ko. Sige. Hello, sir. Good afternoon po. Sige, thank you. Sige, gets ko pala. Sige, Sir JP. Pao, sige po. For me, sir, weighing down between breaking down and integration po. First part, doon na narinig na parang may nagpupukpok. May narinig kayo na nagpupukpok ba? Oo. May construction po kasi dito. Sige. Okay lang. May construction po kasi. Sige. So, yun. Just to share my idea po, sir, between breaking down information and integration po. So first, when we acquire different information po, for us to properly contextualize what it means to us or what concept do we need to really select in order for us to use it and to apply it into different contexts, we need to first break down those information. So breaking down those information that you have means sorting out which are the things that you need, which are the things that you don't need. Then after that, after identifying, so you're done with the process of breaking down your information. So you basically identify the things that you already need. So after identifying those, it's already in the next phase, but integrating it into different disciplines. Like for example,
in mathematics po, once we learn a particular concept, we are not just simply breaking down the formula that is taught to us. We are not just simply breaking down the concept that is taught to us. But that breaking down process is just a phase for us to integrate what we have learned or what the teachers have taught to us. So I think it is more complex to integrate information rather than breaking it down. So yun po yung contention. Okay, thank you, say Pao, for that information. So based on my understanding, sabi ni Sir Pao, so mas complex daw ang integration, complex information, because sa process, sa procedure, nauna yung pag-breakdown natin mga complex and info. But on the latter part, which is more complex, is the integration part. That's why at the end, he chooses to integrate complex information as a basis for complex cognitive ability. Okay, thank you, sir. So yan, sige, gusto kong marinig naman pam ano, breakdown. Yung mga, kapag hindi kayo nagsalita, ibig sabihin, kayo ay nag-breakdown. Sige. Wala kayo, binobombard na kayo, na sabi ni Mariel. Madali lang naman daw yung pag-breakdown info. Wala kayo, sige, breakdown. Anyone, hindi nyo ba kayang ipagtanggol yung pinili nyo? Sige. Anyone from the class? Wala. Ipakita ko naman yung tamang sagot, ha? Tamang sagot natin is integrate complex information. So, mas complex po. How will you apply the information you analyze? The question there is that how will you apply the information you analyze? Tanong ba to, sir, or it supports the idea of integrate complex information? It supports the idea of integration po, sir. Kasi, sir, when information is just a one-way process. So at the end of that process, you no longer have the same question that you will be dealing with when you move to the phase of integration. Because breaking down, that's basically, you need to just simply analyze the information. Yeah, tama? And when you integrate, you begin to question yourself on how will you use this information? How will you use this in this particular area? How are you going to use this in this particular discipline? What are the particular applications? The process of integrating those complex information that you have will fill you with different questions, will fill you with different areas. That's what makes it really complex to do. Okay, sige. So thank you very much, sir. That basically proves to us that when we have complex cognitive ability, actually itong acute, wala naman siyang masyadong kinalaman, but mainly the focus is complex cognitive ability. Which do you think is the most complex among these options? And if you're talking about the most complex among these options, that basically goes to the letter B, which is to integrate complex information. Okay. Sige. Okay. Next. This refers to the inculcation of advanced knowledge, skills, and values in post-licensure specialization for professional practice. Tanong to, halimbawa, this refers to the inculcation of advanced KSV and post-licensure specialization for professional practice. Alin po ba dyan? Is it post-graduate studies, professional oath, teacher education development program, or the continuing professional development? So halimbawa, tapos na kayo ng licensure examination and you passed the licensure examination, what do you think should go next on your journey? Professional oath, continuing professional development. Okay, it's the battle between D or P.
So ano ba yung ginagawa pagkatapos ng ano? Pagkatapos ng licensure examination. Ah, sige ah. Tanggalin natin yung postgraduate studies. Okay. Kung meron na dito na nagpo-postgraduate studies, ako din po is nag-graduate. Ako din po ay ano na, graduate studies. Next year, ano na ako, thesis na. And hopefully, I can graduate next year on my master's degree. Hopefully. Kasi pero mahirap. Yan. So, tanggalin natin yung postgraduate studies. Kasi wala pa naman yan. Tanggalin natin ang Teacher Education Development Program. Okay. Kasi it's a framework. Wala naman tinatanong ang framework. So, ano ba yung dapat na sunod na ginagawa after we pass the board licensure examination? Is it a professional oath or a continuing professional development? Yes, basically. So kailangan pag pumasa ka ng ano ng board exam, kailangan mo munang mag yes, it's letter B. Kailangan mo munang mag-professional oath. Mag-oath taking kaya nga 'di ba? Yung ibang mga pumasa sa atin hindi pa siya okay ganito ah. Ang pagiging pasa nyo sa board exam or kahit na kayo man ay nag-top, wala siyang halaga kung hindi kayo nag-oath. Why? Kasi hindi kayo mabibigyan ng lisensya. I repeat, kahit pa kayo ang top 1 sa board exam, pumasa kayo or top notcher o kahit kanino pa kayong anak, kung hindi kayo nag-oath sa board o kaya sa PRC, walang halaga o walang silbi ang pagkakatap or pagkakapasa niyo sa board exam. It's a mandate. Kailangan niyong mag-oath sa professional education. That's why the correct answer for this one is letter B, professional oath. May I see the hands of those examiners who chose letter B, professional oath? Let's see. Okay, 3 participants raised. Okay, very good. Very good, Michael, Marife, Jeline, Irma, Mayan, Joanne. At least you have enough digestion and understanding. Okay po. Sige. Pero gusto ko yan i-improve. Yung pagkakaintindi nyo, gusto ko i-improve. At gusto ko yung i-improve by... Oh, sige na. Oh, lagay na sa kamay. Oh, lagay na sa kamay ang... Ilagay na sa kita ang mga kamay. Oh, simula nang magkurot-kurot. Oh, magsimula nang magkurot-kurot. Why? Kasi sabi dito, post-licensure, pero kulang. Kasi sabi sa tanong, inculcation of advanced KSV or the knowledge, skills, and values. Paano ba yan nakukuha? Nakukuha yan by continuous professional development. Okay? Naintindihan ko na kailangan nating mag-oath kapag tayo ay nakapasa or nag-top sa board exam. However, let's analyze the question. Inculcation daw of advanced knowledge, skills, and values. Paano ba natin yun makukuha? By continuing professional development o yung tinatawag natin na CPD. Okay. Explain ko sa inyo ngayon ang Teacher Education Development Program. Or, panguna is papasok kayo sa HEI or TEI. So, Higher Education Institution or mga Teacher Education Institution that is accredited by CHED. Question, may I know sino pa dito ang mga undergraduate na nandito sa ano natin? You may raise your hand. Paki-raise po. Mga undergraduate. Ibig sabihin, hindi pa kayo graduate. O yan, andyan si Mariel. Sino pa? O yan po, mga ate, kuya. Ito yung mga matatapang natin na mga ano, mga kasama sa review. They are not still graduate, but because they want to ano, to participate in the review, kaya andito sila. So, si Marife, si Maria Teresa, na kanina pa haha ng haha. Joke lang, Teresa. So, si April Joy, sila rin mga ano pala to. Pero mga active, oh. Sila yung mga sumagot, pero yung mga active. Okay. So, after you enter and graduate, ang sunod naman ngayon is the pre-service teaching. So, pupunta na kayo ngayon sa mga school to indulge yourselves or to immerse yourself with the actual scenario of the field of teaching by the pre-service teaching. Next one is, kapag nag-graduate na kayo, ang sunod naman is you are going to take the licensure examination for teacher. So imagine, yung pagiging teacher nyo pala, ito pa lang, dito pa lang kayo.
Dito pa lang kayo, sa PR sila. Next one is, you're going to take your oath. Diba? When you pass the board exam, ang sunod nyo is magte-take kayo ng oath. Next one is, kapag nag-take na kayo ng oath, pwede kayo ngayon pumasok sa DepEd, sa TESDA, or CHED. Ay, meron. Mayroon pala akong naalala. Please write the meaning of TESDA. Kasi ang TESDA is an abbreviation. But what's the meaning of TESDA? Lumabas kasi yan one time in professional education. Ano yung meaning ng TESDA? What's TESDA stands for? Sige nga, pakisulat. What is the meaning of TESDA? Wala. Very good, Ma'am Mayan. So, Technical Education and Skills Development Authority. So, tama. Technical Education and Skills Development Authority. So, yan. So, ako po, meron na din ako national certificate din ako. Ang skill ko is more on electronics kasi science major. So, kung kayo, bigyan ko kayo ng insight, kung kayo ay magpaparank, at least meron kayo dapat NC2. Why? Kasi ang isang NC2, kasi isa lang naman ang hinihingi, is equivalent to 10 points. So, automatic, kung meron kang NC2, 10 points na agad yan. So, kailangan yung 70 para makapasok kayo. 70 and above. And 10 points as an NC2 is a good investment na siya. So, dapat meron kayong NC2. So, pwede kayong mag-enroll na, mag-training na sa TESDA. So, once nakapasok na kayo sa DepEd, TESDA, or CHED, ang sunod na dyan is mass induction. Yeah, mass induction. Ang sunod is INSET or the in-service training. Sa school na yan, gaganapin. And then, pinakalast is retirement, syempre. Magre-retire kayo. Imagine, ang Teacher Education Development Program or the TEDP, ang professional roadmap nyo is andito pala kayo sa ano, number 3, which is to take the board license or examination for professional teachers. O, ayan. Dati, kung magre-renew ka ng lisensya, ang kailangan mo is 45 units. Ngayon, ilan na lang po ang kailangan? 15 units. Okay, tama. That is, 15 units na lang po ang kailangan niyo para ma-renew niyo ang inyong mga lisensya. 15 units. Oh, next. In classroom management, this is immediate and effective way to address the 3 misbehaving students. So kapag meron kayong 3 misbehaving students, anong dapat yung gawin? A, assign them separate seats. B, detain 3 after class. C, stop classes till the 3 stop misbehaving. Or D, send them to the guidance room. A? Ma-resolve ba yan ang A? I-assign mo sila ng separate seats. Ang iingay nga nila. Or C? Stop classes till the 3 stop misbehaving. Halimbawa, mayroon kayong 3 estudyante na yung iingay sa likod. So, ano yung pinaka-immediate yung gagawin? Detain 3 after class? Ikukulong ba natin sila? Ihinto ba natin ang klase to stop the misbehaving, or we're going to send them to the guidance room? Which do you think? A or B? A po, sir. A. Kasi yun po muna ang dapat. Pero kung di pa rin tumigil, send na sa guidance. Ayan, tama. Tama yung explanation ni Sir Renan Puerto. So, ang keyword kasi dito is immediate. Pinakauna na gagawin natin. An effective way. So, ang una muna natin gagawin is to assign them into separate seats. So, yan. The answer is letter A.
Okay, tama. That's positive discipline idea. Okay, next. On what country gives the highest salary for the teachers? Sana all. Alam, di ba? Kung saan? Ito, palagi na kayo nakaka-attend kasi. Oh, gusto ko lang kayong mainggit kaya sinama ko to. Hindi naman to lumabas ha, pero gusto ko lang kayong mainggit. The correct answer is Singapore. Okay, Singapore. Ang average pay nila is 60,000 Singaporean dollar per year. That is equivalent to 2 million per year. No, sana all. Average pay is 60,000. Sure. Yes po. Ang lumabas na question, kung saan country pinaka-respected ang... Ah, that's China. Yes po. Yung pero nabigyan kami nung sagot na China ang sagot. Tama ba, sir? Last review, sinama ko yun. O, kapag, o yan. I-take note nyo na lang, kapag highest respected, that is China. Pero kapag naman highest paid, that is Singapore. Singaporean dollar. Dalawa yan, China and Singapore. And number 14, blended learning is done in the classroom with the collaboration of so ano bang ibig sabihin ng blended learning? So, pag sinabi natin blended learning, this is a form or this is a modality of learning which uses different modes of distance learning. So, halimbawa, pwedeng online modular or pwedeng online modular and radio-based. Pwedeng online modular, radio-based, TV-based. That is a blended learning. Ibig sabihin, kapag there are two modality, or there are two modalities rather na ginamit mo, that is considered a blended learning. However, mostly ng mga schools ngayon is modular distance learning. So, those are the modular distance learning. So, kapag online distance learning, online distance learning lang. But when you are mixing two or three or more na modalities, that is considered a blended learning. So, dito, meron daw classroom. So, ibig sabihin, ang kailangan natin dito is online. Online. Kaya ang tamang sagot natin dito is letter B, that is online. Oh, what comprises the spiral approach in teaching math in K-12? Sige nga po. Ano ang pinaka nagko-comprise dyan? ng K-12. A, B, C, or D? So, letter D daw. Letter D ba? So, ang yan. Ang tama dyan is, kapag K-12 na ang pinag-uusapan, ang palagi nyo lang tatandaan ay hahanapin na word is progressive. Okay. Progressively teach math concepts from grade from grade 1 and continue to grade 10. Okay. Ganito yan. Pag ginawa mo yung sa kamay, ganito. Yan, maliit muna hanggang papalaki. Papataas. Spiral progression. Pwedeng go, paliit muna yan, hanggang papalaki. So, ibig sabihin yan, you are starting from basic to complex. Okay. Papalaki. So, that is idea of the K-12 or also the concept of progressivism by John Dewey. You are starting from the most simplest to or go or increasing to the most complex ideas of a particular subject or a topic. Letter D. So, based on the R18533, okay, which are the objectives of the K-12 curriculum reform? Alin po dyan? 1, 2, or 3?
sufficient time for mastering concept, develop lifelong learner, or to prepare graduates for tertiary education. So, alam niyo na yan, kapag magaganda yung mga statement, ang palagi niyong pipiliin is 1, 2, 3, or all of the above. Okay? Kapag maganda yung statement, pinaka-basic na yan. Pag maganda yung statement, maganda, tama yan. Okay. Who provides the most authentic assessment? That's number 17. Which do you think is providing the most authentic assessment? Is it Teacher Simon? Is it Mr. Tuazon? Is it Miss Belen? Or Mr. Pastor? B? And then question mark? Teresa? Sige. B ba? Sige, let's consider letter B. B? D? B? B talaga. O, ito. Ang sinasabi kasi sa letter B is si Mr. Pastor daw, nire-require niya lang mga estudyante to solve problems on operations with fraction. Although, pwede siya as a test of learning, pero I don't think it is the most authentic assessment. Sabi naman dito kay Ms. Belen, required your students to construct any word problem involving operations and fractions and show how to solve them. So, pinagawa yung estudyante and then siya naman yung sasagot. Siya yung magpapakita kung paano yung sinasolve. Pwedeng authentic pero not that much. So, it's letter A or letter B. So, the answer for this one is letter B. So, paano naging letter B? Sabi daw, Mr. Tuason asked his students to construct any word problem. So, pinagawa niya ngayon ng mga word problem, yung mga estudyante niya about operations with fractions. And then, pinapili niya na mag-form pairs. So, dalawa-dalawa, magpaka-partner. And then, dahil kanya-kanya silang ginawa ng problema, pinag-exchange niya ngayon yung mga problem na ginawa nila. And then they help each other solve the problems. And they live happily. Iba na pala yan. Yan. More authentic yung kay Mr. Tuazon. Kasi pinagawa sila, form pairs, and they exchange ideas, and then help each other to solve that particular problem they created. Ano to? 17. Next, you are required to formulate your own philosophy of education in the course of teaching profession based on Bloom's revised taxonomy in which level of cognitive structure you are processing to. So kapag gagawa ka daw ng sarili mong philosophy or you formulate your own philosophy, alin yung tama? Okay, tama. That is creating. Kapag pinakagawa ka ng philosophy, that's creating. Okay. Let's welcome pala nandito sa review natin si Casey Apanse. Kilala niyo ba si Casey Apanse? Kilala niyo po? Casey Apanse, kilala niyo? Nandito siya sa review natin ngayon. Hindi niya kilala. Okay, kapakilala ko kaya si Casey Apanse. Okay, ito si Casey Apanse. Knowledge, K, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Isusulat ko sa nag-automatic ka sa story. Kasi ang mnemonics natin for Bloom's taxonomy is papakilala ko sa inyo ay si Excited? Casey Apanse.
Oh, yan. Case apanse. So, that is our mnemonics for Bloom's taxonomy. So, mapansin nyo, at pinaka-bottom, there is a knowledge, that is K. Next one is comprehension, the way we understand things. Next is when we use application, app, analysis, that is breakdown of complex information to the smaller one. Next one is synthesis, or we integrate ideas. And next one is evaluation, that is pertaining to the way we judge. Ito pa pala, gusto ko lang i-add kanina, dun sa complex cognitive ability, the Bloom's taxonomy also support the answer of integrate complex analysis. Mas complex ang integration. Why? When we break down, andito tayo sa analysis. Kasi diba, breakdown is, you break down information from a larger to specific details. Ganun yung ibig sabihin ng analysis. When we talk about synthesis, it's you integrate basic ideas into one. Okay? Specific details, you integrate into one. That is synthesis or the generalization. So, mas complex po ang synthesis natin. And kay Bloom, ang pinaka-highest is evaluation. And our keyword for evaluation is judge. Hello? Okay. So, next one naman is kay Anderson, that is the revised Bloom's taxonomy or what we call the rule of panic. So, ang keyword natin dyan is... Ayan. Thank you. Thank you, Pao. Our keyword for that is the rule of panic. So, kay rule of panic naman, so, change na lang yung mga term na ginamit ni Bloom into gerund. Kasi meron ng mga ing. So, it start with remembering as a pinaka-base. Next one is understanding. Yan, the way we understand things and we have when we comprehend it. The next one is applying, analyzing. So ang pinagkaiba lang is pinagbaliktad niya. So yung evaluation na nasa taas, binaba niya muna, evaluating. And then ang pinaka highest na is creating. Okay po. There is a one question from the board exam. Kapag yung bata daw ginajudge niya or minamarkahan niya yung portfolio niya, ano ang tamang sagot? Ulitin ko, anong kapag yung bata minamarkahan niya o ginajudge niya yung ano, yung portfolio niya, alin kaya siya dyan na parte? Remembering, understanding, applying, analyzing, creating, or evaluating. Okay. The answer is evaluating. Kasi ang keyword natin kapag ang hahanapin lang natin sa tanong is judge. Okay, ulitin ko, judge o kaya mark. Kapag nagbibigay siya ng mark, remark, note, ang tamang sagot dyan is evaluating. And then, kapag nag-start na tayo, nakakagawa na tayo ng mga bagay-bagay, okay, okay, nagiging na tayong maker knowledge, according to Anderson, ang pinaka-highest na is creating, which is we are now making something out of the knowledge, skills, and values that we have at the very first point. Okay, number 19. Sir Judel says to it that his class is the importance of the grammar lessons. So kapag nakikita niya ang importance ng grammar lesson, in what level of processing the class is expected to act? Cognitive, metacognitive, between cognitive and metacognitive system, or self-system thinking? Masama yung sumagat ng A. Ulitin ko, Sir Judel daw sees to it that his class sees the importance of the grammar lesson. So, gusto niya daw na yung mga bata, alam niya yung kahalagahan ng grammar lesson in English. And gets intrinsically motivated to learn. In which level of processing is the class expected to act? Mostly sumagot is metacognitive system. Ano nga yung ibig sabihin ng metacognitive? Or metacognition? Thinking about thinking. Thinking. Okay. Okay, that is, tama yan. Thinking about thinking. Pwede din naman cognition about cognition.
yan. Pwede yung mga bagay na yan. So, metacognitive thinking. Okay. You have to prove to me when they are intrinsically motivated and when they are able to see the importance of something, are they practicing metacognition? Ano? Ang keyword natin is importance, intrinsically motivated. But when they see the importance, when they get intrinsically motivated, are they practicing metacognition? Okay, ganito ah. Kapag tayo nag-iisip, that is cognition. Kapag tayo nagko-comprehend, cognitive system ang gumagana. But when we try to evaluate, but when we try to judge something, but when we try to counter-check yung ideas natin, kapag nagtatanong tayo, ay, tama ba yung sagot ko? Di ba ginagawa, nagtatanong tayo ngayon? Kapag B, nagko-question mark, that is can be considered metacognition. Kapag meron ng process sa utak mo, ay, tama kayo yung sinagot ko, mali kayo yung sinagot ko. That is metacognitive system. Question, ano mas higher pa sa metacognitive system? Another definition for metacognitive system is deep thinking. Okay, mas deep yung level ng thinking. But the question is, ano pa ang mas higher than metacognitive system? Sige nga. Ano mas higher pa than metacognitive? Do you have any idea what is higher than metacognitive system? Metacognitive system? Self-actualization. Okay, the idea of self-actualization is in the theory of Maslow. Ano yan? It's about yan sa ano? Sa needs. Human needs. So, hindi natin siya, ma'am, pwedeng i-consider as mas higher than metacognitive system. Self-actualization. Magandang concept ang self-actualization actually. That is the hierarchy of needs according to Maslow. Maslow's hierarchy of needs. Very good. Ayan, balik tayo sa tanong. Ano ba yung mas higher than metacognitive system? May matutunan pala kayo sa akin ngayon. Kasi di ba, ang familiar lang natin is cognitive. Okay, very good. Ang mas higher than metacognitive system is a self-system thinking. Okay po. So, cognitive system followed by the metacognitive system. But when you try to appreciate, when you see the importance, when you see the value of other people, that isn't considered self-system. Importance. Kaya ang tamang sagot po dito ay self-system. Mas mataas na siya sa value ng metacognition, cognition, between cognitive and metacognitive system. Wala naman ganun na between cognitive and metacognitive system. So, it's more on metacognitive, and self-system thinking. Tandaan na, mas higher ang self-system thinking than cognitive and metacognitive. Kasi in self-system, you are now appreciating the importance of the knowledge within yourselves, with other people, and you get intrinsically motivated to whatever endeavors you are up to. Let's see. Merong theory about that. Let's see. So, Kendall and Marsanas taxonomy, pinakauna is cognitive. So, sinasabi niya about cognitive is merong iba't ibang levels. First one is you are going to retrieve your information. So, pwedeng yung mga dati mo pang natutunan, pwedeng schema, that is a prior knowledge, you retrieve. And when you retrieve, you are now using it in a comprehension or you are understanding things. Next one is you're using your ideas, your experiences into analysis, meaning you are trying to break down complex information. And afterwards is when you are able to break down complex information, you are now going to use your knowledge or you are now becoming a knowledge or maker of knowledge. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang cognitive. There are second part which is the deep thinking or the metacognitive system. That is more on thinking about thinking and cognition about cognition. That is more on deep thinking kasi
you are trying to evaluate, you are trying to judge, you are trying to counter-check kung tama ba yung mga idea mo. Like for example, mamaya, tanungin niyo yung sarili niyo, may natutunan ba ako sa pinagsasabi niya? Pinagsasabi ni Sir Nestor. So kapag tinanong niyo yan sa sarili niyo mamaya, ano kaya yung mga natutunan ko? May napulot ba akong something new today? Magagamit ko kaya yung removal of the extreme kapag naka-encounter ko na yung mga math questions? No, kapag tinanong niyo yan at the end of my review, ibig sabihin you are now in the process of metacognition. Why? Because you are asking yourself, kung you're evaluating yourself kung may natutunan ka ba sa review session natin for today. But however, the last part, which is higher than metacognitive system thinking, is the self-system thinking. So, yun na po. Self-system. That's more on, you're trying to appreciate the importance of the knowledge, more in the values, and yung ano na, yung in general na society, on how you are going to use your knowledge to actually contribute meaningfully. Like for example, in building a particular nation. So pwedeng mga ganun. Importance, intrinsically motivated. That is more on self-system thinking. Okay po. Sige, if you got my explanation on why it becomes a self-system thinking, can you just type in the chat box yes? Thank you. So, ito lumabas din 'to paborito ng tawag diyan, ng PRC. Lumabas to sa amin March 2019, September 2019, September 2021. Question: kapag meron kayong nakitang ASEAN Qualification Framework or AQRF, and then mga Asian history teams up with economic teacher. So meron ng collaboration na nangyari. Which describe the Asian history teachers, excuse me, pedagogical approach. Ito, bigyan ko kayo ng hint na, basta may nakita kayong AQRF, may nakita kayong Asian history teacher, or may nakita kayong ASEAN, automatic ang sasagot niyo, walang iba, integrated. Integrated ang tamang sagot dyan. Walang iba, basta may nakita kayong AQRF, Asian History Teacher. ASEAN. Sagot niya na agad is integrated. Matic na yan. Among mistaken goals in the acceptance approach to discipline, what happens when students seek to hurt others to make up being up or hate or rejected. Kapag daw yung bata nananakit. Kapag daw yung bata nananakit kasi gusto niya maging even. Make up being for being hurt or rejected. Ano kaya yung tamang sagot dyan? Letter D ba? Attention getting? A? Alin ba? See? Ayan, nag-metacognition ka, ano? Oh, Alondra, nag-metacognition ka? See? Si Paul din, nag-metacognition. Ah, sige, alin ba yung tama? Among mistaken goals in acceptance approach to discipline, what happens when students seek to hurt others? To make up being for being hurt or rejected. Alin ba? Very varied yung sagot, ha? Sige. The answer for this one is revenge seeking. Sige na, yung mga nagsabi ng C, yung nagsabi ng B, yung nagsabi ng D. Sige na. Alam niyo na yan. Kasi ang tamang sagot dito is revenge seeking. Why? Yung bata sinaktan. Okay. Ngayon ang gagawin niya, mananakit din siya ng ibang bata
para maging even. Para maging pantay, sinaktan mo ko, sasaktan ko din yung iba or pwedeng sasaktan din kita. Ganun ibig sabihin ng revenge seeking. Okay. Para maging ano siya, maging even for being hurt or rejected. That is a revenge seeking. Okay, pakita ko sa inyo ito ngayon. Mistaken goals. So, ito yung mga mistaken goals. By the way, bakit siya sinabi mistaken goals? Anyone can explain? Bakit siya tinabing mistaken goals? Okay, ako na lang talagang mag-explain. Sinabi siya mga mistaken goals kasi minsan alam, minsan napapansin natin na yung bata, palabuli. Tapos palagi nananakit, pwedeng maingay, pwedeng papansin. Tapos akala natin napapansin talaga sila. Akala natin na siga talaga sila. Akala natin mayabang talaga sila. Akala natin dahil sige silang papansin, papampam na sila, parang ganoon. Pero in the field of education, sinabi siyang mistaken goal kasi mali yung interpretation natin. Meron pala silang hidden goal. Okay, ano kaya yung mga hidden goal nila? Isa-isahin natin. Attention seeking, power seeking, revenge seeking, and isolation assumed inadequacy. Makapansin natin yung mga bata, palaging papansin ang papansin. Di ba? Attention seeking sila eh. Papansin sila ng papansin, kaya gusto nila nagiging busy. Keep others busy. Okay? Pero pala may hidden silang meaning doon. Ano meaning hidden doon? Notice me. Okay? As a teacher, wag nating sabihin na, ay, itong batang ito papansin. Okay? Hindi dapat ganon. Mistaken goal siya, kasi ang gusto niya palang sabihin is, teacher, teacher, notice me. Pwedeng I need your help. O, ganon. Huwag natin sabihin na papansin ng batang ito. Pero you have to notice. Attention seeking siya. Okay. Meron din namang bata na pagtingin natin bossy. Meron pwedeng sabihin natin yung bata siga. Bully sa klase. Bully sa kanilang school. Bully sa kanilang paaralan, etc. Kasi bossy siya. Power seeking nga, di ba? Pero meron pala silang gustong sabihin. Ano yung gustong sabihin nila? I want to help. Okay, I want to help. Gusto kong makatulong. Kaya kung ganito, meron isang question sa board exam. If you feel that your student is bossy, what kind of activity you should give to him or to her? Ang tamang sagot dun is leadership role. Okay, ulitin ko ha. Kapag meron kang estudyante na bossy, siga, bully, anong klaseng activity ang dapat mong ibigay? Ang tamang sagot ay leadership role. O ha. Bigyan mo siya ng activity na kung saan pwede siya makatulong. Paano siya makatulong? By influencing other people. By using his pagiging bossy, kung tama yung term ko. So, by that, you are recognizing his or her help by giving him an activity which is a leadership role. O, meron namang mga bata na sinaktan siya, sasaktan din siya, kasi gusto niyang maging even. Okay, they want to get even. Gusto niya pantay-pantay, sinaktan mo ko, sasaktan din kita. O, di ba? Sinampan mo ko, sasampalin din kita. Okay, di ba? Sinumbong mo ko sa teacher, susumbong din kita. That is a mistaken goal. Ano pala yung tama? Gusto niyang sabihin, help me. Ang gusto niyang sabihin is, help me. Kailangan ko ng tulong mo, teacher. So, kailangan mo akong tulungan. So, hindi dapat na they want to get even, but they want help. They want assistance. Help me. Next one is, meron tayong mga pansin ng mga bata na kulang sa self-esteem, kulang sa confidence, kulang sa motivation. Okay? Ito yung mga bata na palaging nagmumukmok sa isang tabi. Palaging nasa gilid, palaging nag-iisa. They are in general low in self-esteem. But those are mistaken goals. Ano pala yung gustong sabihin nila? Show me small steps. Teacher, teacher, show me small steps. Okay, paano ibig sabihin yan? Although mahina yung confidence nila, baba yung self-confidence nila, but they want us, teachers, to show small steps. They want guidance.
They want guidance from us. Teacher, show me small steps. I'll be your follower. Teacher, show me small steps. I can do that. Teacher, show me small steps. I may have low self-esteem, but if you show me small steps, I can do that. I can excel. I can be the best in myself. Parang ganun. So those are the mistaken goals in education. If you understand the explanation about the mistaken goals, can you please type in the chat box? Yes. Oh, ito. Isa to sa mga paborito kong tanong ngayon ng board exam. In a science class, how can Teacher Mary shows the plant's responses to sunlight in an inductive manner? I repeat, inductive manner. A, show different kinds of plants and their different responses to sunlight. B, state the process and effects of plants' exposure to sunlight. C, explain the plant's responses to sunlight. Or let it be explain the chemical reaction of plant to sunlight. Which is which? Inductive daw. So ano ba yung inductive? Pag sinabi natin inductive is you're starting from a specific information and you come up with a one conclusion. Or a one generalization. Tama, specific to general. That is the most simple term. So, ito mga sumagot. Tingin nyo, specific to general yung sinagot nyo. Letter A. Sigurado? Okay. Okay. Tanggalin natin ang letter C and letter D. Why? Because they are both explaining. Pag they are explaining kasi, explain the plant's responses to sunlight. That is a deductive method. Why? Because you are deducing ideas from a general to a specific. Okay po. So kapag sinabi naman natin, explain the chemical reaction to sunlight, still, that is a deductive manner. Why? Because you are starting from the most general idea. And you're bringing the details. But let's see the question. They are asking for inductive manner. So which do you think is the most inductive in approach? Is that a letter A or a letter B? Ah, kanina, ang daming sumagot ng letter A. Nung niremove ang letter D at letter C, ang daming sumagot ng letter B. Oh, sige, alin ba talaga? Show different kinds of plants and their responses to sunlight. Or they are going to state the causes and effects of plants' exposure to sunlight. Oh, ito. Ano ang letter A? Ano ang letter A? Deductive? Ano pala ang letter B? Inductive? Sige, let's think. Let's think, ah. Okay, for this one, ang correct answer for this are... Ano? The correct answer for this one is letter B. You have to state the causes and effects of plants' exposure to sunlight. Ano ibig sabihin yan? So, you are using inductive method, so inductive manner siya, in a way that you are explaining, or you are not actually explaining, but you are laying the details or the specific details of the causes, and at the same time, you are laying the specific details of its effect. Of the plant's exposure to sunlight. Okay po. So you're starting to building
specific details, causes and effects of plant exposure to sunlight. That's it. That's the explanation. So the correct answer for this one is letter B. It's to state the causes and effects of plant exposure to sunlight. So yan. So Jason, MG, Timean, sino pa? Mike Jerome Bien, Faith. Jason, ayan. You are all correct. Next. Naintindihan mo ba yung ano, explanation ko sa number 22? On why it becomes, on why it becomes letter B? If you understand it, you may type in the chat box yes. Okay. So, yun, yung sinabi kong na yun, yung sinabi kong letter B, the state the cause and effects of plants exposure to sunlight, yun po ay, hindi po siya inductive. Kasi ang ginawa lang sa letter B kasi, in-state mo lang ang causes and effects of plants exposure to sunlight. Pero ano ibig sabihin ng inductive manner? Sabi ng inductive manner is specific to general. Diba? Specific to general. Ang ginawa lang kasi sa letter B is that you lay down lang the specific details. Wala siyang generalization. Okay? So, ang mas tamang idea dyan is the letter A. Okay? Which are you going to show the different kinds of plants and their different responses to sunlight. Ano ba yung ginawa na inductive manner? First is, nagpakita siya ng mga different kinds of plants. Like, meron siyang orchids, meron siyang rose, meron siyang gumamela, meron siyang makahiya, meron siyang makapalang mukha, parang ganun. So, meron siyang iba-ibang klase ng plants. And that is specific. And then, you are going to show their different responses to sunlight. So, much more on a general idea na siya, or inductive manner. You show the different kinds of plants and their different responses to sunlight. So, much more inductive manner siya in comparison to you just stating the cause and effect. You just explaining the plant's responses and just explaining the chemical reaction to plant to sunlight. So, B, C, D are wrong. The correct answer for this one is number 22. That's letter A. So kapag yung bata daw displays adolescence 13 to 18 years old. So kapag 13 to 18 years old ang bata, which do you think is the best portrayed by a child? 13 to 18. Meron pa ba dito 18? Meron ba dito 18? Wala naman ata. Uy, may nagtaas si Marifi tapos si ano? Si Teresa, nagtataas kay 18 kayo? Oh, me po, 3 years ago. Okay, kapag yung bata is 13 to 18 years old, mukhang 18 lang, sir. Okay, kapag yung bata 13 to 18 years old, ang pinaperform niyang adolescence feature is achieving masculine and feminine role. Ibig sabihin pala, ito yung stage na dito na lumalaki yung mga dapat lumaki at dito na yumayabong ang mga dapat na yumabong. Dito na yumabong ang mga dapat na yumabong. Kaya tingnan yung mga dapat na yumabong at mga lumaki. Kung hindi yan yumabong at hindi lumaki, ibig sabihin, wala pa kayo sa 13 to 18 years old. Okay po ah? Yan, tingnan. Okay, sa mga lalaki din, ganun din. Achieving masculine and feminine late bloom. Diyos ko po. Ayan ah, ibig sabihin pala, kung hindi pa lumaki, yung dapat lumaki, hindi pa yumabong ang dapat na yumabong. Ibig sabihin, pwedeng ano pa kayo? Childhood. O kaya, wala pa kayo sa adolescence. Kasi, di ba, hindi nyo pa nasasatisfy na o lumaki. Kasi hindi nyo pa nasasatisfy ang pag-achieve ng masculine and
feminine role. Okay, that is a caution. Okay, mamaya, mag-metacognitive kayo. Thinking about thinking. Bakit kaya ganon? Bakit kaya? Siguro tulog kayo nung nagpasabog ng biyaya. Okay po. Lumagi naman po kahit po. Sa mga lalaki, baka hindi lumaki at hindi yumabong. Baka hindi mo daw, alam niya na yan. Okay, sige. Kaya talaga. Okay, tingnan natin yung stages. By the way, kaninong stages ang developmental theory? Kaninong stages? Sa ano? Sa human stages? Kanino yan? Eric Erickson. Ilang stages nga? Ay, pakita ko na tuloy. Oh, Eric Erickson's special theory. Ay, psychosocial theory pala. So, magsisimula yan sa infancy. So, birth to 18 months, that is, ang pinaportray niya dyan is trust versus mistrust. Virtue hope. Paano yan naging? Di ba mapansin niyo yung mga bata, birth to 8 months, kapag kinakargiin niyo minsan yung bata, ayaw sa inyo. O kaya naman yung mga bata, gustong gusto pag kinakarga. So, kasi meron siyang idea ng trust and mistrust. Next na one is toddler. So, that is 18 months to 4 years old. So, autonomy versus shame and doubt. So, ito yung idea na dapat, kung meron kayong toilet sa bahay o toiletry, dapat pinapabayaan nyo na yung mga bata na maging independent or mag-isa. Meron na dapat silang autonomous. So, ang tawag dito sa stage na to is toiletry stage. So, kasi pag hindi na-build yung autonomy, ang kapalit niyan is shame and doubt. Ibig sabihin, kung wala siyang autonomy, merong stages na meron pa siyang doubt and kahihiyan sa sarili niya. Kaya sa will can do attitude. Next, early childhood. So, pag sinabi natin early childhood is 4 to 6 years old. Intuitive versus guilt. So, pag sinabi natin intuitive is meron siyang initiative na gawin ang mga bagay-bagay. So, maganda din to kasi ito yung success age ng mga bata. O, ito yung mga pinaka matanong sila sa mga bagay-bagay. So, dapat kapag may time na mag-initiate sila, hayaan mo lang. Kasi pag hindi yun na-build, meron silang idea na guilt. Meron silang idea ng guilt. So, ang virtue niya is sense of purpose. So, dito niya ina-identify yung sense of purpose niya. Next one is school age, 6 to 12 years old. That is industry versus priority. Virtue is competency. Dito naman sa stage na to is school age siya. Nasabi siyang school age kasi this is the age that they are trying to form groups, friends, group of people, company. Now, kung wala silang na-form na industry, ang magiging result nila is inferiority. Ibig sabihin, pwedeng low self-esteem sila or palagi sila nag-iisa sa buhay. O yan. Next one is adolescence. 12 to 18 years old. So, baka yung iba sa inyo, nandito pa sa stage na to. Kasi hindi pa siya fully, successful na nangyari sa buhay nyo. Okay. Next one naman is ego identity and role confusion. So, dito mo kinikilala yung sarili mo. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? At hindi mo nakilala yung sarili mo, ang magiging kapalit niyan is role confusion. Hindi mo tuloy ngayon alam kung ano yung dapat mong i-portray in a society. Kung ano yung gender or role mo in a society in general. Virtue, loyalty, and fidelity. So, love, kasali na din dito ang love. Kasi mostly in this age, dito na nagpo-prosper yung idea natin about sa love, etc. Next one is young adult, 18 to 30 years old. So, yan. So, intimacy versus isolation. So, dito na dapat, ito na yung love age natin. So, ibig sabihin, dapat na meron na tayong mga partner within this age. Kaya, habang hindi pa kayo 30 years old, may time pa naman. Pero kahit na magpas kayo ng 30 years old, pwede pa yan. Basta may asim pang nanay mo.
Okay. Intimacy versus isolation. So kapag wala kang nakahanap ng partner, so ang magiging consequence niyan is isolation. Virtue, love. Next one is middle adulthood. O, Nebel pa daw, sir, nagka-partner. O, imay niyo na si ano, si Pao. Okay. Next one is middle adulthood. 30 to 50 years old, that is generativity versus stagnation. So, ito naman ang tinatawag natin na work age. So, it's either we generate, ibig sabihin is naging productive tayo when it comes to work, when it comes to family, or we are stagnant, we are not progressing, or we are not developing. Ang virtue niya is care. Next one naman is late adulthood, that is late 50s, so 50s and beyond. Integrity versus despair. Ito na yung parang, kung naging successful ka sa buhay, meron kang integridad. Pero kung hindi naging maganda yung takbo ng buhay mo, that is a despair or a sad emotion for you. So virtue, wisdom. Kasi andito na yung mga wisdom age natin. Okay. So that is the Erik Erikson psychosocial theory. Oh, next. Huwag na muna sumagot dito yung mga may alam na ito, ha? Number 24. In order for the students to clearly understand the structure and content of teacher's presentation, the teacher should have... Halimbawa, yung teaching nyo nag-discuss. So, para maintindihan mo ngayon yung structure and content ng teacher, anong kailangan? O, bigyan ko kayo ng hinta, tanggalin natin ang several years of experience as a presenter. Kasi hindi mo naman kailangan na magkaroon ng maraming experience para makapag-deliver ng content. Okay. Hindi mo din kailangan ng short conclusion. Tanggalin na ang short conclusion. So, ano ba yung kailangan natin? Is a short preview or a summary? Yan, magkakaiba-iba na tayo dito. Dito ko na itetest ang understanding nyo. It's a letter B or a letter C. Ulitin ko, ah. In order for the students to really understand the structure and content of the teacher's presentation, the teacher should have short preview or a summary. Sino mga sumagot ng summary? Okay, pwede. Pwede nyo ng ano. Hindi, joke lang. So, alin ba yung dapat na ginagawa ng teacher bago mag-present? Kukurot na po ba? Alin yung unang dapat ginagawa ng teacher para mas maintindihan niya? Ah, na maintindihan ng mga bata. Dapat bang magbigay ng short preview? Ibig sabihin, pwedeng magbigay ka muna ng overview ng lesson mo. Like, ito muna ang ibibigay nating ano, ito muna ang i-discuss natin. After we discuss this, ito na ang sunod. O, the latter part, ito. At pinakalas natin i-discuss ito. Mas naiintindihan nyo ba kapag ganun ang ginawa ng teacher? Yes or no? Okay. Mas naiintindihan. Depende, sir. Depende po. Ah, depende. Anong klaseng depende? Usually, kasi sir, our instructor would start by posing a question, then he or she would start giving an overview of the lesson before formally opening the lesson proper po. Parang it's more of gauging the interest of the learners towards what will be. Okay, pwede din yun. Like, you are starting to present your motivation to actually engage the rapport of your students. Present now the lesson. Okay po. Or sa letter C naman, ang sinasabi niya is, you are giving a summary. Ibig sabihin, you discuss something, you discuss everything, and then you provide a summary. The most important details. Saan ba tayo din mas natututo? Short preview or a summary? The summary. Well, natututo tayo, bye. That is a must in the field of teaching.
Kaya nga meron tayo reasons to conclusion or kaya a summary. Because kailangan mong ibigay kung ano yung gist. Diba, ano yung gist ng lemon? Ano yung gist ng pinag-in a form of summary? In that way, at least you might give parang a note of the most important things that you have discussed on your presentation. Yes, that's normal. Kapag yung bata hindi na nagpa-participate sa klase, ano yung nilalagay sa report card? Halimbawa, yung bata hindi na nagsasubmit ng module in distance learning. Bago lang kasi to, ha? Yung mga sumagot mo ng Dikorot na... Okay, sige. Kapag yung mga bata hindi na nagsasubmit ng module, hindi na nagpa-participate sa klase, ano ang nilalagay? Ayan, si Larry may matutulong sa akin. Ano po ang NLPA? Bago yan, nilabas na yan ng DepEd dahil sa distance learning. Ang ibig sabihin ng NLPA ay no longer participating in activities. Anitin ko, ha? No longer participating in activities. Kasi hindi tayo pwede maglagay ng remark na drop in distance learning. So, ang nilalagay natin is NLPA or no longer participating in class. Okay. What is the rule of six? What is the rule of six? Okay, kapag gagawa kayo ng presentation, what is the rule? Wala si wallet. Oh, you may. Oh, ito sa mga ano to, IT. Pero sa pwede, importante. Kasi paggamit niya to. Or if you are familiar of rule of six, ito yun. Have six lines on each slide with each line having not more than six words. Dapat daw meron lang six line sa isang PowerPoint presentation. Tapos yung not more than six words. So dapat sinusunod natin ito sa presentation. Pero itong PowerPoint na ginawa ko ngayon, actually hindi sinasunod kasi question type yung ginawa ko. So, hindi naman pwedeng sunod na slide ang B, sunod C. Okay po. So, that's the rule of C. Roy! Okay. The following rules. Ay, di ka naka-mute, Irma. The following schools. Let's go. The following schools are the area of the study of Siamo and Atec in a process of reviewing the Philippine curriculum before the implementation of the K-12. Except, ano kayang school? Ano kayong school? Letter D ba? Letter D? Sigurado kayo? Letter D? Ha? Huh? Letter D? C? Okay. Alin ba? Manila Science High School ba? Don Bosco Technical College, San Pedro, or Technical University of the Philippines. Okay. The correct answer for this one is the Polytechnic University of the Philippines. Okay, mayroon isang scenario. Si Mr. Riano daw, in-approach ng isang parent na may concern sa grade ng anak niya na si Judy. So, yung parent, anak niya si Judy. Comparing it with the grade of Sally. So, kino-compare yung grade ng dalawang bata sa grade ni Sally. Na magkaklase lang naman. Which of these should Mrs. Soriano do? Alam mo kung ikaw yung teacher, magulang, "Ma'am, bakit ganun yung marka ni Princess o ni Judy?
Lot 99. Di ba? Nagre-reklamo ng lot na 99, di ba? O, nire-reklamo niya ngayon. Tapos yung marka ni Judy, lahat 91. O, bakit ganun mo? Ano ngayon yung gagawin mo? So, ang dapat na gawin mo dyan po is show only the record of her daughter Judy. So, dapat huwag mo ipapakita yung record ng ni Sally. Kasi records are confidential. So, dapat ipakita mo lang yung record ng anak mo. Okay po. Who is retained in the same grade level for grade 1 to 10 and students who did not blank expectation? Kapag magre-retain pa tayo ng bata, saan siya dapat bumagsak? Pwede ba tayo mag-retain ng bata kapag bagsak lang siya sa one learning area? So according to DepEd memorandum, that is the basis for grading and assessment. So hindi tayo pwede pong magbagsak ng bata kapag ito po ay in one learning area lang. So hindi siya pwedeng ibagsak. Dapat magre-retain tayo ng bata kapag ito ay in three or more learning areas ang did not meet expectation niya, ang description. So, ibig sabihin, fail siya in three or more learning areas. Question, kapag nag-fail yung bata sa one learning area, anong ginagawa? Nag-undergo siya ng ano? Remedial test? That is very good. Remedial. Okay, nag-undergo siya ng remedial. Pag naipasa niya ngayon ang remedial, ano ang mangyayari sa kanya? Anong next na? Kapag pumasa sa remedial, ano mangyayari? Promoted. Mapopromote na siya ngayon sa next grade level. Okay, promoted sa next grade level. Now, what happens when grade 1 to 10 did not meet expectation? Ah, ito na pala yung sagot, no? What happens when grade 1 to 10 did not meet expectation? O kapag yung mga bata, oh, kapag daw yung mga bata, so hindi grade 1 to 10 did not meet expectation, ano mangyayari sa kanya? Okay, ang sagot is letter A. Retained in the same grade level. Okay. So Pau, Michael, Mayan, Christine, Mark, Ma'am Irma, Ma'am Josie. So, sige na, magkurot-kurot na kayo. Sir, di pala. Ay, wala na yan. O, ganito ha, bibigyan ko kayo ng idea sa ano, sa board exam. As much as possible, bawal kayong mag-erase or mag-erasure sa scantron sheet ng scantron sheet ng ano, ng paper sa board exam. So kung may nasagot na kayong A, hayaan niyo na. Why? Kasi very sensitive. Very sensitive po ang scantron sheet. Pwede ito pa yung maging cause ng pagkabagsak niya if ever. No? Kasi pag nabutas 'yan, kasi pwedeng mabutas, kasi hindi maayos ang pagka-shade niyo. Pwedeng lumukso yung pag-check. No? Halimbawa, yung sagot mo A, B, C, D, 1 to 5, A, B, C, D, E. So,
pwedeng sa ano, sa scantron sheet, B, C, D, E, A. Parang ganun na. So, mag-iiba na siya. So, ako noon, meron akong isang item na pagkakita ko ng question, ah, ito na. Pero nung binasa ko ulit, ito pala, kala ko B, yun pala si C. Oh, yan. May mga naano tayong bagay. Pero iniyan ko na. Okay lang yun. Let go na lang pag may time. Pero ang tamang sagot po dito ay Sir B pala. Kukurita sa bilang na din. So, the correct answer for this one is the letter B. Okay. Promoted to the next grade level after passing remedial class for learning areas with feeling mark. Okay. So, promoted in the next grade level but has back subject in the lower grade level. Balikan ko lang tuloy ito. Okay, sige. Sige. Nire-review ko lang kung ano yung mga itatanong ko. Okay, sige. Ready na? Ready na for question kung may natutunan tayo? Okay, sige. So, our first question, ilagay na lang sa chat box. Okay, ilagay na lang sa chat box ang mga magiging sagot. Which is considered the most respected teacher? Sa anong bansa yon? Okay, that is? China. Okay, which is the most highest paid teacher? Singapore. Sige, i-ano na lang po, i-chat na lang. I-chat na lang po. Sige. Which is considered highest, yan. Okay. Ang next one naman is, kapag may nakita kayong ASEAN and then AQRF, ano yung isasagot natin? ASEAN and AQRF, that is, sasagot natin is integrated. Anong Republic Act ang sinasabing Enhanced Basic Education Act of 2013? Anong act? Enhanced Basic Education Act of 2013. Uy, umayos kayo ha. Uy, umayos kayo. Hindi yung 7836. Porket yun ang nireview natin. Okay. That is RA 10533. Okay, the Enhanced Basic Education Act of 2013. Also known as ano? Okay, very good. That is K-12. Okay, that is a K-12. Okay. Ay, sa bang tayo sinapot kanya? Nabayad na yan. Usad dahan ang sinapotkan. The wrong place. Di sa naman maintindihan. Kuya, so sa dawan red, ano ito? So, 100. Inalas. Would I look? Next tanong natin is, kapag ang tanong is about the importance, sana all sinabot. Kapag ang tanong is about importance, intrinsically motivated, ano yon? That is a self-system. Okay, that is self-system. Pero kapag ang tanong is about cognition, or thinking about thinking, ano sasagot natin? That is, ang sasagot natin is, that is metacognition. Kapag yung bata, hindi na nagsasubmit ng mga activity notebooks in module, anong ilalagay natin na remark? According to the revise? Okay, very good. Anong NPA? Uy, hindi. Grabe naman. What NPA ang ilalagay natin na? May nakita po NPA? Ano yan? New People's Army? Ang ilalagay po natin ay no longer or NLPA or no longer participating in activities. Okay. Ano ang mnemonics natin sa ano? Knowledge, comprehension, analysis, application, evaluation, and creating. Synthesis pala in evaluation. Ano ang mnemonics natin? Bay, nakala ko na meron dalan ko.
Ano ang mnemonics natin doon? Ano case apansi? Hindi case apansi ha. Case apansi. Pagandahin niyo naman. O hindi pa ruwa panic. O hindi pa lang 'yon. Ang ruwa panic ay ang ating revised Bloom's taxonomy. So sa revised dito matawag. Okay. Sa revised Bloom's taxonomy, ayan, tumatawag, sorry. May video call. Sa school. Ayan. So, ano ang pinaka-highest sa revised Bloom's taxonomy? Anong pinaka-highest? That is creating. Okay, that is creating. Okay. Next one. What is ang batas na nagtatakda ng paglet? Ano yung batas? That is RA 7836. Ano yung title ng RA 7836? Ano yung title? Ano yung title? Squid Game ba yan? Teachers Professionalization Act of 1994. Very good. So, Teachers Professionalization of 1994. Okay, sige. Doon tayo sa Teacher Education Development. Pinakauna sa Teacher Education Development. Kailan ka, kuya? No pa to kinalas with X. Dapat to kinalas 35. O din kinalas. First lang na. Anong pinakauna? Kinalas po. Ang naisulat tuloy daw, kinalas daw sa sagot. With kinalas daw with X. Sige. Mamog mo naman kaming ano, pwede mo kaming ano, hatidan. Nagkakagutong tuloy, sabi ng Josie. Ah, sige, balik tayo sa tanong ko. Teresa, gutom na. Okay, sige, balik tayo sa... Baduya. Sige, balik tayo din sa tanong ko. Ano yung pinakauna sa Teacher Education Development Program? Degree ba o professional ng teacher? Hindi. Yan. Pinakauna is PI or CHED. Or HEI. Dapat nasa HEI ka muna and PEI. Okay, sige. Ano ang sunod? Pag nakapasok ka na sa HEI and PEI, ano ang sunod na gagawin mo? Very good. That is a pre-service teaching. O yung iba, nagsusunod na kung ano yung susunod. Okay, sige. Ano ang sunod sa pre-service teaching? PRC let. O, di ba? Gets ko na kayo. O, pakasabi ko ng PRC let. Nagsusunod na yung iba kung ano yung mga susunod. Sige, isunod nyo na kung ano yung sunod. Ayan, very good. Ang sunod is oath-taking. Yung iba, ang ginagawa nila, nakasulat na yung oath-taking. Nag-aantay na lang silang go signal para sabihin yung, sige, send nyo. Sino? Sige, wag sabi ng ano, masabi ng yes, yung mga guilty. Pero yung iba, hindi na sila makasabing yes kasi isinulat na nila yung iba. Kaya talaga. Okay, sige. After natin ang outtaking, ano yun na yung sunod? Wow, di ba oh? Nag-aantay na lang sila talagang ano? Isulat ka ano yung sunod. At tapos magta-type naman sila. Hulaan ko ha. Ang nakatype dyan sunod sa inyo is mass induction. Naunahan ko na kayo. Ano ang sunod ng mass induction? Ayun. Sige, ang sunod ng mass induction ang sunod ng mass induction is inset. Wala pa nga may nagsulat na ng retirement. Ang pinakalas natin is retirement. Ang pinakalas natin is retirement. Matagal-tagal pa tayo sa retirement. Okay. Dati, 45 units ang CPD. Ngayon, ano na?
Okay, 15. 15 na lang ngayon ang CPD units. Kapag may nakita kayong inculcation of knowledge skills in values, ano yung isasagot? Ano yun? Inculcation of KSB, of knowledge skills in values. CPD, which stands for? Ano yung ibig sabihin ng CPD? Continue. Anong continue? Continuing professional development. Yung kagustuhan niyang mauna sa pagsagot, continue na lang yung sinabi niya. Ano? Basta sir, alam ko na yun. Huwag mo na daw. Huwag mo na dapat sa ano, i-clarify pa. Okay, sige. Is it professional ba na tumanggap ng regalo ang mga teacher? Oh, no. Sige, paano kung yung manliligaw mo, kapatid ng estudyante mo, tatanggap ka ba ng regalo? Depende kung mapilit. Oh, listen ka. Paano kung pwede? Pag gusto ko. Grabe. Ulit ang sa house itaaw. Ay, grabe. Noted yan, ha? Pag wala sa school. Ay, grabe kayo. So, pag depende sa presyo, patago. Ipa-deliver na lang po basta di sa school. Ah, pwede. May mga food panta na ngayon, di ba? So, ipa-JNT. Wow. Ipa-JNT na lang. So, it's a big no-no for us to receive gifts, especially if ano nga yung nakalagay doon? Well, lumot na kayo, no? Basta. basta kung may it's an exchange, especially for excess, concession or grades or etc. So, hindi talaga siya pwede. So, next one. So, ano nga yung ipinoportray ng mga age na nasa 13 to 18 years old. Ano nga yung ipinoportray? Adolescence ba? Hindi. Adolescence is a stage. So, masculine, ano pa? Masculine and feminine role. Okay? Okay. So, kayo, i-assess nyo ngayon yung sarili nyo. Tapos na ba kayo sa adolescence age? Or, nasa adolescence age pa rin? Wow, tapos na. Sige, ayan na. Yes, wow. Very good. So, congratulations. Pero may mga late bloom. Lumagi konti. Haha. Okay. Pamanda pala. Pero tama talaga ako sa inyo. Lumagi naman. Haha. Di ko man na-enjoy. Okay, sige. Naging minions na lang ako. Haha. Okay, sige. Ano ba ba? Ayan, ano ba ang tanong? Cognitive, psychomotor, ayan. Ayan, so, ano pa ba? Ayan, sige, at least very participative ang batch nyo. So, although, mostly is nagpa-participate, although some is nahihiya pa siguro, pero yan. Very welcome naman tayo dito sa review natin. Hindi naman ako masyadong stricto. Very comfortable naman na yung discourse natin for today's review. Kasi kapag nasa review, matututo tayo kapag it's more interactive, much more conducive, and free of threat. Okay, dapat free of threat. Kaya yung ginagawa ko ngayon is more on interactive lang. And then, ano lang, low-key, jolly-jolly lang. It's more interaction with you guys. So yan, so sa 41 na nag-stay, can you please open your camera for afternoon session po? Sige, open naman ang camera. Sige, open tayo ng camera. O at least nakikita ko na yung mga ano, yung mga nag-late bloom. Nakikita ko din yung mga minions. Okay, sige. So picture muna po tayo. So keep on smiling lang muna ha, kasi mayroon tayong 2 frames. So, smile in 1, 2. Okay. I-send ko muna sa GC. Wait lang ha. Hold lang kayo dyan, guys. Baka mali na naman ang masendan ko. Ayan, naghahang ang laptop ko.
Wait lang, nagahang yung laptop ko eh. Okay, ano ko na lang tuloy isang. Hey guys, wait lang ha. Nagahang yung laptop. Yung laptop ko. Simula pa kasi ito, 7 a.m. nakabukas eh. Wait lang. Ito na lang sa second GC. Second GC, wait. Wait lang guys, please be patient. Okay, second GC ko muna isi-send po kasi ito yung dito sa screen ko ngayon. Okay. Sige, so next frame muna po tayo. Please open your cam and then stay on smiling. Okay, smile tayo in 1, 2, 3. Okay. I-send ko lang sa GC. Okay, sending pa lang sa GC. Okay yan. So, okay na tayo for today. So, thank you very much everyone. So, thank you, sir. I enjoy the review. Sobrang saya ng batch nyo. So, yan. Jali-jali lang tayo. And then, yun. Sir, sana kayo ulitin. Po? Sana pumutin. Kahit isang session pa. Kasi, kung free ako, kasi hindi ko kasi ma-promise kasi by January po, ano na kasi ako, nasa thesis na ako. And then, hoping to graduate this school year. Next year, nasa thesis na ako and my master's degree. So, medyo busy. Pero if I have time, siguro pwede tayo mag-isang review pa before January 30 for the sake of teachers who will take the board exam on January 30. But let's see. Sige, I schedule my time. Yan. Pero, I cannot promise kasi implementation ka na ng thesis ko. Yan. So, pwede po pa send ng copy. Yes, I'll be sending na lang the PowerPoint materials that I use for today. Pero may edit lang ko kasi merong typographical error. I will going to send it in the 2GC kasi meron tayong dalawang GC. So, kung bilong kayo sa second GC, okay lang naman yun. Tapos meron pa tayong first GC. Kasi hindi na natin kayang i-accommodate lahat sa isang GC lang. Okay, yan. So, yan, thank you very much everyone for attending the review. Sir, yes, baka, po. Baka po may isi-share ka pang ibang materials sa amin. Send mo na lang po sa GC. Thank you. Ah, sige. Kung may send man ako, Matias, okay. I-send ko na lang sa GC. Oo. I-send ko na lang sa GC. Okay, yan. May question pa or anything before we end po? Do you still have concern? Wala naman na po ata, sir. Wala na po. Wala na po. Happy New Year. End the year with a bang and then happy 2022 to all of us. Okay, thank you. Congratulations. Happy New Year, sir. Ayan. Thank you so much. Thank you po. Happy New Year po. Ito yung license ko, ha? I-share ko din sa inyo. Okay, sige. Ibabato ko. And then, dapat salihin nyo lahat. Okay, dapat salihin nyo lahat. Para ko itong ginagawa, like, parang i-share of blessings and kailangan nyo dapat masalo. Pagkatapos masalo, ilagay dapat sa bulsa at itago para hindi na makawala. Okay? Okay, ready na sumalo? Okay, ready na sumalo? Para lang tayong mga engkoy, pero it's a virtual tradition to us. So it's ibigay ko na sa inyo in 1, 2, 3, go. Okay, salihin na at ilagay na sa bulsa. Nakasil na, sir. Okay, sige. Ito lang, sir, yung nasa loko. Okay, sige. So, thank you very much, everyone. So, mag-update na lang ako ulit kung kailan. And I'll be sending the PowerPoint materials. Maybe tonight, kung hindi na ako busy, or the other morning na lang. So, thank you very much, everyone. Yes, good night. Ay, good night. Okay, okay po, sir. Thank you so much po. Thank you so much, sir. Thank you po. Thank you so much. Thank you, sir. JP pala. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Bye, everyone. Bye, everyone. Happy New Year. Bye, everyone. Good luck, everyone. Happy New Year.